gusto ko si Mimi. Magluluto tayo ng ano, Bicol Express panghanda sa birthday. Ayan, first ito. Ayudang handa. Bawang. May pancit pa. Pag-iit lang yung pancit. Hindi ko pa nag-prepare. Yung ingredients para sa pancit. Unahin natin itong Bicol Express. Plastic ang gamit. Dito, parcel ang tawag. Pag sinabi ng parcel, nagbalot ka na. Yun yun. Ang minsan pa niya na eksena, titignan yung pagkain. Titikman ng konti. Pag natikman ng konti, iba parcel na. Bago magpukuha ng kakainin. Ah, diba? Kala nyo ha, Pilipinas lang ang nagpaparating na kapit-bahay. Hindi, dito rin. Ayan. Sa kadalga lang, kung hindi ko na sinasabi ko ng mga pinaglalagay ko. Ayun lang, yung kamatis. Nilalagay ko kasi yung dito-express ko ng kamatis. Kamatis, luya, bawang, sibuyas, at saka as usual, chili. Pero pag hindi ako nasatisfied sa ano neto, sa anghang neto, dadagdagan ko pa ito ng chili powder. Dito na nga nilalagyan ng bagoong kasi may kakain ng hindi kumakain ng bagoong, may allergy sa bagoong. May nagwawala po sa likuran ko. Yung luluto niya daw ako ng ano, ano ba yun? Tawag yun, te? Ang tawag yun? Binataan. Binataan, ayun. Ay, sorry po. Hindi naman. Ayan. Kita-kita ang laki ng katawan. Naghihirap po kami dito. Pero malalaki lang yung katawan namin. Para hindi naging mukhang mahirap. Madami kayong magkulit eh. Lalagyan natin ng Maggi cubes para lumasa. Ibang kusina po itong ginagamit ko. Nakikinakaw lang ako ng ano, ng sangkap. Nagdala lang ako ng dalawang manok. Galing din sa bahay namin. Dalawang kilong pansit. Bawal ang ano, bawal ang bisita dito sa amin kasi may COVID nga. Ngayon, ang gagawin ko, idodor to door ko sa mga kapitbahay namin sa taga-barangay. Magdodor to door ako ng ayuda, ay ang tawag dito, ayuda handa.
Kaya kung makakasal, kung makakasalubong ko si COVID, swerte niya, malaki-laki sa katawang ko. Ano pa eh? Oh Lord, ito na naman tayo. Ay magre-reklamo na naman na hindi masarap. Ang pagkain, hindi masarap para... Hintayin lang natin na kumulo siya ng kumulo ng kumulo. Tapos mamaya natin lalagyan ng gata. Lalagyan ko rin siya ng konting patatas para medyo dumami. Pero lalagyan din natin siya ng isang kutsarang black pepper. Ayan. Tsaka natin lasahan mamaya na pag nagpulot na nag-simmer. Hindi naman talaga ako marunong magluto, nagmamarunong lang. Kaya ang tawag dito, chamba cooking. Diba te? Chamba chamba! Para sa happy tummy! Ngayon, since naghihintay naman ako nito, gagawa ako ng ingredients para sa aking pansit bihon. Okay? Wait lang. Ayan, malapit nang maluto ang ating Bicol Express. Lalagyan ko na lang siya ng gata. Kaya sana yung coconut powder natin eh. Tapos ayan, umpisahan ko na rin yung bihon. Malapit nang maghapunan. Ayun yung isa naming cook, ayan o, yun o. Kita nyo yun? Kumakain pa ng saging, nagpapakaunggoy pa. Ganito lang po kami dito. Tapos naghihintay lang ng sahod. Nakawin namin yung mga ingredients dun sa ano, sa rep nila. Yan ang kaligayahan namin, gumawa ng pagkain. Or is it sunset, ate? Oh, Jesus. Kasi yan ito? Sabi lang ate, di ba may kalahat? May dalamba. Lord.
dyan. Uy, sunog na ang aking kawat. Ay, kaserola. Titikin kasi ako. Handa na sila ng isang bandihadong kanin. Isang bandihadong kanin ang kailangan nila dito. Hindi ko move. Kaya mo. Aray ko. Lagyan natin ng konting asin kasi medyo nakabang. Yan. Kanina pa ako nagsasabi na ang aking kasirola ay sunog na. At naamoy ko na. Pero hindi ko pa nilalagyan ng mantika dahil dito. Wait lang po ha. Lord. Isa na natin ang ano, ang pansit. Ang pansit, ang pansit, ang pansit. Ayan, mag-start na tayo magluto ng pansit kasi ate ay maingay. Kumalo ang pinakalkal. Kasi ito, ito, dilatay. Alin? Oo, ano? Sa barangay lang naman pakakainin natin. Feeding po kami sa barangay. Ayan na, magpapansit na tayo. Karinderia. Sinong may order? Ano pong order niya? Lutong sambal, lutong karinderia. Halika na, sakto sila, minobaya. May toyo kami at saka may toyo ako sa utak. Sino pa hindi pinasok sa loob yung ice cube? Saan? Ayan. Kinuha na lang ice. Hindi man lang nilagay sa pagal lang. Natin si chicken. Isang kilong, walang isang kilong ano. And then, 800 grams lang yung aming pansit. Pero, ang sahog namin, isang kilong manok. Tapos, ang gulay namin, kakaunti. Dinala na lang ng manok. Sabi nga, manok ang nagdala.
Tapos mamaya may magre-reklamo. Bakit kasi ganito yung niluto mo? Nasira ang diet ko. Lynn, wala ka dito. Sorry, my dear. Hindi kita mapapadalhan. At ang amo mo ay napaka-ano, prinsesa. Pasensya ka. Hanggang nood ka na lang, Inday, muna. So, Thursday ka na kumain ng pansit. Ay, nagulit ko. Tapos niya? Wala pa kayo. No? Tikman mo. Tikman mo yung anghang. Ayan o, may tagatik mo. Uy, tara! Ano yung anghang dyan? Di ba? Sarap ng anghang? Diba ang laki ng katawan ko, diba? Yan ang pinapakita, laki ng katawan. Kasi nagluluto, huwag daw mukha. Kakatuwan. Ayan, sinumaya, kaway-kaway, kaway-kaway. Hay-hay naman talaga, nagliwanag pa to. Nakikisama talaga ang aming camera ngayon kay Norbaya eh. Si Norbaya ay magluluto ng lugaw. Maglakan-lakan. Eh, nag-iingay yung vlog mo doon eh. Yung ano ni ano eh. Ni, sino ba ito? Ang sinanunod yung vlog. Si Los. Ato? Si Bibiana. Bibiana. Bibiana ko. Bibiana. Okay na yan ito eh. Nakakagutom. Parang gusto ko kumain ng second round. Bakit ito? Lagyan natin sa daba. Ay, hindi. Dito na lang. Lugaw na may kamote, kamuting kahoy, at saka bilo-bilo. Mamaya pa yung bilo-bilo pala. Pag malapit ng maluto. Aray ko po. Ang init. Ang init na naman po sa aming lugar. Ayan, continue na kami sa... Kami. Continue na kami sa kamuti, kamuting kahoy. Lugaw. Parang may, parang yung binagyo ba? Sabi kasi sa Bicol, pag binagyo, ganyan eh. Ganyan ang ginagawa ng lola ko. Ginataan, biniglit. Ayan, malapit ng maluto yung chicken. Tapos ilalagay ko na yung gulay. Pag nilagay ko na yung gulay, pakukuloy ko na ng konti. And then, ihahawin na yung gulay. Nilagyan ng atay kasi pag nilagyan ko ng atay masyadong sasarap eh, baka malunggi ako sa puhunan. Joke lang po. Luto na ang ating chicken, so ilalagay na natin ang ating charan gulay. Ayan. Ang gulay.
repolyo at saka carrots lang naman po. Sabi nila, pag nagluluto ka, kahit konti lang yung sahog, basta galing sa puso, masarap na yan. Ganun lang yung ginagawa ko. Cook from the heart. Lalagay ko na ang aking toyo. Isishare ko na ang aking toyo sa kukote. Kasi ako may toyo sa kukote. Malakas ang aking toyo. Di ba kayo? Siguro pag napanood ko ng mga kaibigan ko, sasabihin ng mga kaibigan ko. Ala, ang sarap! Hindi, okay, nababaliw na naman si Marilo. Dagdagan natin ng konting toyo. Ang tarap-tarap! Para mas lalong malasa. Hindi nyo naman nakikita yung fest na ko, eh. Kaya okay lang yan. Kailangan ko to kasi itatransfer ko yun. Ha? Binibenta yan, 40 dirhams. Kasi yan lang, Jake? Oo. Hindi man nakita ni Shane. Ha? Hindi man nila nakita ni Shane. Oo. Baka type ni Shane, 40 yan. Ajinomoto. Tak, tak, tak. Ajinomoto. Ito yung commercial na yan. Tak, tak, tak. Ajinomoto. Nababaliw na naman ako. Kanina naman ang daldal ko. Kanina nag-iiyak ako. Drama queen. Naalala ko si ano eh. Drama queen. You're so drama queen. Ganto po, madaldal pag walang jowa. Dinadaan sa luto, kain. Tignan nyo. Huwag ng buntis kahit walang jowa. Huwag nang mag-jowa. Sa ulo yung jowa. Pwede mo sila magpunta dito. Diyan lang sa labas ba? Bukas lang yung bao nila. Eh, andyan na naman si ano. Si andyan na si Nip. Wala mo. Kasi wala mong dala yung pamilya. Yung... Mamaya sila naman ang hindi pagdating. Exercise ba? Walang-wala, hindi masarap ang luto. Ayan ang aming ginataan to, te. Ano to? Lugaw na ginataan, ayun. Tapos, eto yung aming pansit. Malapit na siyang kumulo. Wait lang po, ha? Malapit na siyang kumulo.
pagkakulo niyan, tatanggalin ko siya, ilalagay ko siya sa isang kaserola. Yung gulay, tapos ilalagay ko yung noodles, pansit bihon. Ayun. Para hindi siya maglata. Ano te? Kukulo na siya, konti lang. Tapos, ililipat ko na si ate ang ingay kasi nanonood siya ng vlog. Tapos sa susunod, ito naman ang panunuring niya. Ang bagal. Ang bagal kung kumilos ko. Si ate, nanonood yan ng mga ganyang vlog kasi soft-hearted yan si ate. Pag minsan, hindi niya nakaya, iniiyakan niya yung pinanonood niya kasi naawa siya. Especially sa mga bata. Ganyan si ate. Yan lang naman ang kaligayahan niyan eh. Manood ng Damiana, manood ng vlog ni... Sino ba yan? Tuwang-tuwa siya dyan eh, lalo na pag... Ayan. Pag na lang yung... Lagay na natin si noodles. Maya-maya, i-deliver na natin. I-deliver ko na pala. Ayun, sama tayo pala. Sama tayo mag-deliver, ha? Ng pagkain, ha? Sabi nga nila, share your blessing. Diba? You have to share your blessing. Kahit konting blessing lang, ipinag-share. Huwag madami. Ay, tabagwang daw. Masarap siya yung tabagwang. Alam mo yan, tabagwang, te? Tabagwang. Yung suso, parang suso. Tabagwang tawag yun sa amin sa dito. Nanigdangot yung nanay ni sa nanay. Huwag sa kumis. Tabagwang ang tawag sa amin yan. Yung itim? Ay, itim yan. Oo, yung nakukuha yan sa ano, sa sapa. Oo, sa sapa. Masarap yan, susu, te. Susu nga yan. Di ba tayo Pilipino, ganito, pag napapawisan, ganyan. Nahawa din yung alaga ko niyan, pag pinapawisan siya, ganyan din siya. Masarap yung gataan, te, tapos maanghang. Tanggalin mo yung dulo, yung tusok niyan sa dulo. Di ba, yan yung tabagwang. Ito yung ano, dito yung ulo niya. Ano? Yung pit niya. Tutuloy niya, rung masip-sip niya. Masarap yung sarap gata. Yung, sarap nga ang gata. Ang gata yan. Parang landaming luya. Ah, sarap yung. Parang may nakikita ko niya sa dera. Dati, nung nag-dera. Hindi ko i-edit yan. Tuloy-tuloy yan. Mamaya. Ubusin na natin, te. Ay, natin tanga na. Yung noodles, yung concept. Tanga na ko na. Kasi madami yung gulay. Madami yung sahog. Ang sahog. Tignan niyo yung sahog, ha? Halos mapuno ang kaserola. Nagtitipid kami sa sahog. Isang manok.
isang manok, kalahating repolyo, apat na carrots. Tama na yan! Diba, te? Tama lang yan. Budget. Nakabudget yan. Tipid sa sahog. Mainit. Ang hirap pag maano, ma pandak. Kuha nga ako upuan. Huwag akong tuntungan kasi pandak ako. Di kasi ako kumain ng maraming star margarine nung bata pa ako eh. Kaya tuloy, ayan. Nagkulang sa height, pati sa utok, kulang. Kulang-kulang ako eh. Aray, ang init! Hey! Ang ingay naman eh itong babaeng to. Nagluluto ang ingay-ingay, kaya hindi nakakapangasawa. Ano mag-asawa? Wala ka naman talagang mapapangasawa. Walang matino sa buhay, huwag nang mag-asawa. Hey, malapit na siyang magluto. Dami ng tubig? Oo. Okay, please. Para may habang tayo. Ayan. Girl scout tayo. Ihabang girl scout, hindi nga makakas, hindi nga makakas, hindi nga makakas, yan. Ako pa ba? Yan pa si lalim. Diba ang galing ng nagluluto? Kaya nga ito sinasabi, chambang cooking. Yan kasi ilalim, maluluto ka rin. Pero kailangan ng tubig, konti. Konting tubig, konting tubig na mainit. Ang hirap kaya magluto ng chambang. Toyo ulit kasi naglagay ako ng tubig. Kasi si Muhammad di kakain din. Tapos may mag-take out. May ipaparcel pa natin para sa mga friendship. Sa mga taga-barangay Purong Kahoy. Shout out sa mga taga-barangay Purong Kahoy. Pag-ingay po ng taong to. Promise. Etong babae ko, daldal yan, daldal. Nahiya ako sa inyo kaya nagkuha ako ng tissue. Talaga pagpandok. Eh,
na may tindak din. Itong birthday ko ang walang cake kasi hindi namin sure pala na pupunta dito. Kaya si Mother Dear, na aking mother sa punong kahoy dito sa Dubai, ay hindi ko pinagawa ng cake. Kasi wala yung tambayan. Wala na rin kami yung tambayan, pero punong kahoy pa rin kami, family. Kahit wala na kaming bahay, kumbaga, family pa rin kami. Nag-iba lang si bahay dahil sa COVID. Itong COVID kasing to, pasaway, last year pa to eh. Last year ba nakapaghanda ako dito? Oo, diba? Kasi 25 nag-lockdown dito. Ayun. Opo, te. Huwag mo lang haluin ha. Bayaan mo lang si Tatong. Tapos, ayun. Last year, ewan ko, parang hindi ko na naalala yung nakapaghanda pa sa labas. Pero parang hindi na nakapaghanda sa labas. Kasi, usually, pag may birthday, ang taga-barangay Punong Kahoy, dun talaga kami sa Punong Kahoy na buhahandaan. Kahit hindi nakikita yung mukha ko, dal-dal parang akong dal-dal na rin ako. Ayun, hindi kami naghanda dun sa labas kasi nga, bawal na, baka mahuli kami ng pulis, ikulang pa yung sahod namin pambayad sa multa. Ayun, ganun. So, eto ka na, malapit na siyang maluto. Lalagay ko na si... Nagbulang na. Eh, bulang-bulang nga, yun eh. Kaya nagtalon siya, bola. Ang hirap talaga pagpanda ko. So, pag kami kasi pag may birthday, kahit anong okasyon, naghahandaan kami sa may punong kahoy at talagang nakakustura kami. Eh ngayon, wala nang kustura. Tago-tago na tayo ngayon. Kasi baka mahuli ng pulis, ay pag nahuli ng pulis, wala ka ng sahod, makukulong, ay hindi naman makukulong. Ayun, wala kang pampadala sa inyo. Kasi kung yung sahod mo sa kain. Ayan o! Ang ingay mo, Mayanggel. Si Mayanggel po ay maingay. Ganyan po. Oh Lord, thank you Lord. Tapos na naman ang aming... Ay, sorry. Ano ay, eh? Ala, nalimutan ko. Si ate makakalimutin din. Ano te? Tikim na tayong dalawa? First time. Kami po ang taga-tikim na aming luto. Ay, Diyos ko. Hindi rin naman na ikakaila sa pangangatawa namin na kami ay nasa kusina lagi. Hindi man kami magaling sa lutong pagkain ng mga taga rito, eh, may pagkain naman kami para sa amin. O, diba? Uy. Yala, ate. Ate. Patikim na, ate. Parang ano eh. Di ba nagulat ang ating ano? Pansit? Tama na? Huwag na pa itinin. Oh, sige na. Tapos na ako sa aking pansin! Mabushi later. Mag-ano ako ng ayuda. Ayuda po.
i-ano ko yung kung sino yung dadalhan ko ng Aida. Pero lahat ng kabarangay is madadalhan. Maliban sa malayo. Sorry sa malayo! Nilagyan mo na sukal yun?